Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. Being the City Vice Mayor and Presiding Officer, I hereby call this regular session to order. Will the Secretary please call the roll? Honorable Camille Angelin M. Lopez, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Joel D. Pua, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Oscar M. Gauss II, Honorable Ralph Peter S. Somali, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Beverly Luansing Luna, Honorable Venice Di Manalo, Honorable Aviora Rocafort, Honorable Rio Fer A. Nicole H. Ronquillo, Honorable John Paulo N. Macala, Honorable Emmanuel T. Recto, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Mark R. Spilwansi. Do we have a quorum? We have a quorum. The Chair hereby requests Honorable Junjun Gosos to deliver. May I request Honorable Attorney Gali Angeles to deliver the invocation? Ilagay po natin ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin ngayong umaga. Kami po nagkasama-sama. Kami po inyong gabayan sa paglikha ng mga ordinansa at batas para po sa kapakanan ng lungsod ng Lipa. Our Father in heaven, may your kingdom come, may your will be done. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Fathers. The Chair likewise requests Honorable Attorney Gali Angeles to lead the singing of National Anthem. Thank you, Honorable Attorney Gali Angeles. Privilege. Honorable Gali Angeles, you're recognized. Privilege. Itong privilege speech ko ay meron akong dalawa, ano, may dagdagla ko mamaya. Pero bago ang unang privilege speech ko ay tungkol ito dun sa dagdag na report ko dun sa palengke sa pinapagawa nila. Pero ito lang ho, kaka-report lang sa akin ng aking staff. Kahapon ho, kami ho ay nagsagawa ng medical mission at saka feeding program dyan ho sa Barangay Bugtong. Dun ho sa pagpunta ng mga tamay, lumapit ho sa akin na isang mag-ina. Yung bata ay parang 1-year-old. At lumapit sa akin, at yung bata daw ho ay tatlong araw nang inaapoy ng lagnat. At nung pinakita ko dun sa asawa ko, ang sabi ng asawa ko, ito ay kay emergency. Ang bata is severely dehydrated. Ibig sabihin, at any time pwede siyang sumama ang lagay. Severely dehydrated, so sabi ng asawa ko, ipadala to sa emergency room, binigyan ko ng pera para maasikaso yung bata. Ngayon, nag-text ho yung mag-ina. Ang sabi,
ay hindi raw sila tinanggap dito sa ospital ng Lipa dahil wala daw silang voter's ID. Ano ba naman ito? Kahit ho ito ay taga Mindanao, o taga Maynila, o taga saan man, bata ho ito, baka ho mamatay yung bata. At pagpunta rito, sasabihin lang, dahil walang voter's ID, kaya hindi tinanggap. Baka naman ho po pwede natin bigyan ng talagang malinaw na palisiya. Ano ba talaga itong ospital ng Lipa natin? Ito ho bagay, akala ko tapos na yung mga panahon na hindi tatanggapin ang pasyente pag walang voter's ID o walang blue card. Ano ganaman ho ito? Buhay ho ang pinag-uusapan dito eh. Sana naman ho ay mapareperto sa tamang komite at pinakukuha ko yung pangalan ng tao na nagsabi. Yun naman ho, i-report lamang ng tao at i-verify pa rin naman ho natin sa ospital ng Lipa para naman mabigyan din sila ng pagkakataon at makapagpaliwanag din bakit hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang palisiya. Yan ho ay taxes ng mamamayan. Binigyan ho natin ang budget yan para kung sino man ho na may taong may sakit, preferably taga Lipa. Pero sana naman ho, for that purpose naman, emergency ho yan, yung bata ho pwedeng mamatay because of severe dehydration, bigyan naman nila ng consideration ho. Especially ho mga bata. Yung mga matatanda, nakakapagsabi yan at nakakapunta sa ibang ospital eh. Yung bata, pagkita mo, so helpless na umaasa lang sila na sana may resources yung magulang nila at sana yung magulang nila ay knowledgeable kung paano sila i-manage. So yun lang ho, sana ho mabigyan ng aksyon at alam ko kay Kunsyale Camel itong ospital, sana ho maimbestigahan ito at magkaroon tayo ng clear-cut policy. Ano ho ba ang tinatanggap natin diyan? Ano ho ba ang mga reasons kung bakit natin i-deny? I hope hindi ho maging reason dahil hindi butante yan ng Lipa o walang voter's ID o hindi yan kakampi ng mayor. Yun ho ay sana ho ay non-negotiable sana yung mga ganyan mga palisiya. Maraming salamat to. Ang next before anything else, yes. The first privilege speech of Honorable Gali Angeles is referred to Committee on Health and also Committee on Good Government. Maraming salamat po, Vice. Proceed po. Okay. Yung akin hong next na privilege speech, ito ay patungkol doon sa ginagawa doon sa ito yung sa may textile eh, sa may katabi ng Building 1. Ngayon, ako ay pinuntahan ko ho ito. Makikita natin, ito ho yung matulang ito. Kung makikita natin yung may bilog na yon, yun ho yung ginagawa nilang bubong. Binisita ho namin yan dahil sa report ng mga supposedly na mag-o-occupy dyan, ang sabi nila, baka ho ito ay mali ang design sapagkat sobrang taas. Pangalawa, kapos yung bubong. So yung mag-o-occupy diyan ay hindi ho mabububungan yung kanilang mga stall sa mga nasa dulo na. So, maiksi ho ang bubong. Ayan, maiksi ang bubong. So, baka ho po pwedeng makita natin, tininan ho natin yung structure nila, parang maikli nga ho ang bubong at saka masyadong mataas yung bubong dun sa stall. Parang sa Ampeyas ho, parang supposedly, parang wala rin magiging silbi ito. Baka ho pwede nating magbigyan ng pansin kasi hindi pa naman ho ito natatapos. Nakita ho nila parang yung mga poste talagang kakapusin. Ito yung katulad nitong tindahan na ito, ang magiging bubong lang nila ay nandun lang doon sa araw na yon. Halos kalahati lang ng stall nila. So, ang mangyayari dito, yung nasa outer perimeter na stall ay hindi ho malalagyan ng bubong. Ito ho ina-refer na sa committee ni Consul Junjun sa engineering. Baka ho po pwedeng i-revisit natin yung design at para ho may adjust kasi parang ang bulada ho nitong yung bulada yung parang overhang ng ano bubong ay kakapusin. Marami ho maapektuhan mga stall owners dito bago ho matapos baka ho yung structure na yan kahit magawa ay hindi rin ho makapagsilbi doon sa kanyang purpose na kaya siya pinapagawa. So Mr. Chair, sana po ay this document can be used as an additional guidance for the committee
being shared by Consul Junjun para ho maiayos at mabigyan ng second look yung tong project na ito. Maraming salamat po. The matter brought up by Honorable Gali Angeles is referred to Committee on Public Works. Privilege, Honorable Paolo Makala, to recognize. Thank you, Mr. Chair, sa mga bisita. Magandang umaga po. Last Saturday po ay akin pong nakapulong si Cespo Katigbak, SPO4 Katigbak. Ano po? Siya po ay humihingi ng ating tulong sa pag-disseminate po ng information sapagkat talamak na naman ho daw dito sa atin ang basag kotse. At kasalukuyan po, nung kami po ay nagkakausap, meron pong tumawag sa kanya na may isang insidente po kasalukuyan noong Sabado na nangyari. So, siguro po, kung ano mapag-aralan po natin, kung ano pong tulong ang kaya nating ibigay at siguro po ay ma-urge natin ang Public Information Office po natin dito sa lungsod ng Lipa na magbigay din po ng mga babala or kahit po siguro sa social media platforms ay magkaroon po sila ng siguro mga babala sa ating mga kababayan nang sa gayon po ay mas maiwasan ang ganito pong klase ng krimen at magdulot po ng problema sa ating mga kababayan. Ano po? So sana po ay sa pamamagitan po ng pagtutulungan po ng sangguniang panglungsod at ng ating kapulisan ay kung hindi man po dapat ay talagang mawala na at maubos po ang mga ganitong klase ng krimen dito po sa ating lungsod. Maraming salamat. The privilege speech of Honorable Paolo Makala is referred to Committee on Peace and Order. Next po, Honorable Spy Toledo, you recognize. Good morning, Mr. Chair and to our my co-counselors and sa atin pong mga guests na nandito sa session hall. Yung akin pong privilege speech lang ay tungkol po doon sa mga banderitas or mga Christmas decors po na isinasampay natin sa mga kable ng kuryente kung saan pwede po itong pagsimulan din ng sunog or pwede rin po itong maging cost ng shortage ng ating mga kuryente. Kaya, dahil sa pagkakaalam ko po, meron na po tayo dating patakaran dito na hindi na po pwedeng magsalampay or alampay ng mga ganitong bagay sa atin hong mga kuryente. Pero kung mapapansin nyo po sa atin hong bayan or di kaya dito ho sa national highway natin, ay meron pa rin hong mga ganitong sistema po. Ano? So, nais ko lamang hong i-call ang attention ng mga bawat barangay na sundin ho natin ng maayos yung atin hong mga ginagawang mga patakaran para ho sa ganon, parang hirap na si Consul King sa aking pagsasalita. Para sa ganon, hindi na ho mangyari yung mga hindi dapat nating asahan mangyari sa atin hong bayan. Yun lamang po at maraming salamat po. The privileged speech of Honorable Spy Toledo is referred to Committee on Public Utilities and also to Barangay Affairs. Privilege? Wala na po. Let's proceed po. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Junjun Gosos, you're recognized. Mr. Chair, wala pa po, hindi pa po na-finish yung minutes ng last week's session. So, deferment muna po nung approval ng session, ng minutes. Ako po. So, we proceed po. Proposed ordinances and resolution for second reading. Wala po. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number one, classification request of Francisco Perez. Referred to Committee on Land Use. To reclassification request of Leonard and G. Kalangi. Committee on Land Use. Three reclassification request of Vincent Bautista. Referred to Committee on Land Use. Four reclassification request of Elsa Navarro. Referred to Committee on Land Use.
5, reclassification request of Antonio Rocamora. Refer to the Committee on Land Use. 6, classification request of Belinda Galon. Refer to the Committee on Land Use. 7, classification request of Carol Vernet Ramos. Refer to the Committee on Land Use. 8, classification request of Alan Tuño. Land Use. 9, reclassification request of Selma Ang. Land Use. 10, reclassification request of George Silva. Land Use. 11, reclassification request of Larry Sebastian. Refer to the Committee on Land Use. 12, letter of the City Mayor addressed to the Honorable Members of the SP requesting for the issuance of special use permit for the proposed warehouse located at Barangay Bagumpok, Lipa City. Land Use. 13, letter from the City Mayor addressed to the Honorable Members of the SP requesting for the enactment of ordinance directing the clearing of routes from all illegal obstruction as per DALG Memorandum Circular. Committee on Public Works. Number 14, letter from the City Mayor addressed to the SP endorsing the Department of Interior and Local Government letter. A resolution requesting Calabarzon to pass local ordinance requiring all establishments along main roads to provide parking spaces for customers. Refer to the Committee on Peace and Order. 15, letter from the City Mayor addressed to the SP requesting for the passage of a resolution granting authority to enter into contract and or MOA with the BSU for the design and development of a local public transport route plan in compliance with PUB Modernization Program. Refer to the Committee on Peace and Order. Letter request from the CPOS addressed to the Honorable Members of the SP requesting for the creation of one supervising administrative officer, 4 administrative officer, 5, 3 traffic aid, and 8. Traffic aid to augment the workforce of the Office of the CPOS. Refer to the Committee on Good Government. Letter from the City Mayor addressed to the SP requesting for the adoption of Ordinansa Bilang 9, Series of 2019 passed by Sangguniang Barangay at Barangay Marawoy. Refer to the Committee on Barangay Affairs. 18, request for accreditation of White Brigade. Refer to the Committee on Accreditation. 19, request for accreditation at Lipa Bagwis Mixed Martial Arts Association Incorporated. Refer to the Committee on Accreditation. 19, request for accreditation of Lipa Bagwis Mixed Martial Arts Association Incorporated. Yung sunod, number 20. Number 20, request for accreditation of Team Damusak Lipa City Chapter. Refer to the Committee on Accreditation. Number 21, letter request from the City Mayor endorsing the request of Dr. Perly Marie Makaraig for the use of vacant space adjacent to the Boy Scout of the Philippines office. Refer to the Committee on Land Use. And number 22, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 184. Noted. Resolutions and ordinance for the third and final reading, wala po tayo. Other matters? Honorable Avio Rocafort, you recognize? Mr. Chair, referred to my committee is the letter of the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, addressed to the Honorable Members of the Sangguniang Panglungsod, requesting for the realignment of 1,100,000 pesos to augment insufficient of fund for donations account of the City Mayor's office to be taken from other operating expenses of the same office. I move that this matter be considered as urgent. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion for urgency by Honorable Avio Rocafort is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 1,100,000 pesos to augment insufficient of fund for donations account of the City Mayor's office. And the same be approved for third and final reading and excused from the three reading principle.
Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion of Honorable Avio Rojofort is hereby approved. Mr. Chair, I have here a letter from the City Mayor addressed to the Honorable Members of the Sangguniang Panlungsod through the City Vice Mayor, Honorable Aris P. Luansing, requesting the amount of 1,477,388 pesos and 30 centavos for the grant of year-end bonus and cash gift to separated, elected, and co-term officials and employees of the City Mayor's Office, City Administrator's Office, City Legal Office, and Sangguniang Panglungsod to be taken from Terminal Leave Benefits Account under the Personal Services of the City Mayor's Office. Amount be referred to the Committee on Appro, Mr. Chair. Referred to the Committee on Appropriation. The same be considered as urgent. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Avio Rocofort for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 1,477,388.30 for the grant of year-end bonus, cash gift, to separated, elected, and co-term officials under and employees of the City Mayor, City Admin, City Legal, and Sangguniang Panglungsod to be taken from Terminal Leave under the account of Personal Services of the City Mayor's Office. The same be excused from the three reading principle in a full for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion of Honorable Avio Rocofort is hereby approved. And Mr. Chair, I move that these two ordinance be exempt from the signature of the members of the Sangguniang Panglungsod. Yes, ma'am. Ordinances? Other matters? Kung wala na po, may I solicit a motion for adjournment? Honorable Spy Toledo, you recognize? Mr. Chair, I move for an adjournment. There's a motion for adjournment. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Session is adjourned.